Hello po, welcome back sa ating channel. Meron tayong gagawin dito, isang electric kettle. Yan, ang trouble nito is no power. Yan. Nabili ko lang to sa junk shop na wala yung base, wala siyang ganito. Kasi ito, akin talaga to. Para malaman na, pare-pares lang naman ng base yan eh. Yung iba halos. Tanggal na yun, no? Yan, patong natin siya rito sa aking base. Ito. Ito yung pinaka ano niya, ito yung ano dyan. Tira, para malaman yung may power yan. Ayun, naka-plug in yan. Sa ilaw. Ayun natin yan, no? May ilaw. Ibig sabihin yung base ay good, okay, ayos yan. Yan, ito ilagay natin. Itong i-re-repair natin. Yan. Ito yung on-off button niya. Dapat iilaw yan, indicator light niya. On natin. Ayan, walang power. Walang power. Ngayon, bago ko nyo itapon yung inyong appliances, pwede nyo i-check. Nakainam kung mayroon kayong tester. Ito. Set lang natin sa times 10, 1K. Diyan. Times 100, pwede yan. Ang papel lang yan ay para malaman natin kung buo yung kanyang heating element. Ito ang pinaka-importante sa electric kettle. Ito. Ha? Importante. Tapos, madalas din ang masira dyan. Ito. Ito mismong pinaka ano. Itong ano niya. Kasi yan, meron dyan na manipis na parang stick na gawa sa ceramic. Parang stick siya, kulay puti. Yun ang nag-trigger para mag-on yung ating indicator light. Okay? Doon malamang ang problema yan. Check natin yung heating element. Ito, dito lang ha. Check lang natin dito. Yan, gagamit tayo ng tester. Yan, testerin na natin. Ito kahit magkapalito, kahit saan mo ilagay. Yan o. Yan natin tester. Lagay lang natin natin test proof dito sa line 1 tsaka line 2 ng heating element. O yan o, pumalo siya o. Ano dyan? Yan, ibig sabihin buo to. Ha? Buo tong yung mismong heating element niya. Ayan, ayos din naman yung base. Ito, kasi ito ang ginagamit ko talaga eh. Nabili ko to nang wala yung base niya. Ito lang nabili ko. Okay, kakalasin lang natin ito. Itong mga, may tornilyo yan. Yan, tornilyo. Maliit. Tatlo yan. Bali, natanggal ko na yung dalawa. Gamitan lang natin ng bala ng socket. Six, number six. Maliit masyado yan. Tell me, can I talk to you? Kadalasan ng sira ng mga electric kettle nandito. Ito, nandito mismo. Madalang naman din. At ang sumusunod, ito. Ah, itong base niya. Ngayon yung switch, madalang din. Madalang. Ito, okay to kasi. Yan ah. Subukan natin testerin yung switch din. Baka nga naman sa switch. Ito ating tester. Dito tayo mag-tester. Ito. Kasi ito yung connection ng itong dalawa na papuntang switch. Tapos, dito. Yan. Yan o. O, on ko yung switch ha. On. Yan, pumalo. Off. On. Off. Ibig sabihin yung switch ay ayos din. Wala sa switch yung sira, wala rin sa, wala rito sa switch, wala rin sa base. Ayos yung base tsaka switch niya. Ito na talagang pinaka trouble niyan, andito lang. Ha? Yan, ito. Makikita nyo to. Ayan o. Pwedeng dyan ang problema, naglulus dyan, kaya walang power. Ayan o. Magalaw pa. Ngayon, lilihain natin yan. Dalawa yan guys. Ito rin yung kabila. Ayan. Yung mga importante dyan. Ha? Ito. Lalo na to nakaiwalay. Yan lang ang sira nyan. Ngayon, ang gagawin natin, paglalapatin natin yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na yung puti na ceramic. Ito. Yan. Ito. Yan. Ito, yan.
Ayan, oh. Pag uminit to, bigla na lang yung pipitik ng ganon. Ha? Yung pipitik. Ngayon, mawawala yung power kasi kumulo na siya. Umabot na sa tamang init niya. Mag-automatic to na ano siya, pipitik. Gaganon. Ha? Gaganon siya yan. Gaganon. Para mawala yung ano, connection niya rito. Ayan. Yan ang problema niya. Yan. Ito lang ang problema. Itong dalawa na to. Eh, gagawin natin, uunatin lang natin yung tanso na yan, solid na tanso na yan. Ito yan, yan. O, dalawa sya. Itong isa, pansin mo, medyo malayo talaga. Yan o. Ito. Layo nya. Yan. Sikipan ko lang yung pinaka ano nya. Para tumigas to. Medyo malambot eh, gumagalaw eh. Ihigpitan lang natin. Tsaka liliyahin natin yung pagitan ng ano na yun. Pita natin to. Ayan. Alog siya. Ayan guys, meron siya talagang pinaka-trouble. Hindi lang dito. Ayan, binaklas ko na. Ang buo. Pati yung ilalim niya. Ito yung cover niya. Ayan. Ayan. Ito yung pinaka-problema niya talaga. Guys, ito. Ito, ayan. Ang pinaka-problema niya. Kaya na walang power. Kasi nga, ayan o, gumagalaw o. Ano? Ayan. Wala na siyang connection dito. Ayan, dito sa bilog na to. Puntanso na to. Ito, ayan o. Kalugo. Ayan o. Kaya ma-duktong natin yan. May ilaw ng ating indicator light. Ito guys, tinutukoy ko na malaking bagay na ito. Ceramic, gawa sa ceramic yan. Ayan. Ayan o. Tabi lang natin ito. Ang papel na ito, ito yung pinaka-stick na tumutulak. Tumutulak dito. Ah, dito. Dito. Yan, tutulak niya na yan. Oras na naabot niya na yung tamang init, itutulak niya na to. Paangat. Ah. Angat, o, edi, para lumayo yung connection niya dito. Yan, o, gagaling guys. Ito. Para umangat to. Ayan o. Angat to. Mawala ng connection na to. Ito lang. Itong mag-asawa na to. Ayan. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Gaganon niya. Lalayo. Ayan. Naiunat ko na to. Okay na to. Ito na lang yung problema natin. Ayan. Ayan guys. Sinangan natin. Ayan o. Yun ang problema. Naputo lang isang paa. Na nakokonect. Nakokonekta dito. Dito. Yan. Ayun. Yan ang gagawin natin. Baligtarin natin. Ito yung gagamitin natin. Yung lumabas na. Yan. Yan guys, nahinaan ko na siya. Ayan. Balik na natin yung ano niya. Takip niya sa ilalim. Oh, kalimutan tayo. Kalimutan tayo. Ito pa nga pala. Balik natin ito dito. Ayan. Ilock na natin. Ayan. Okay, balik na natin dito. Ayan. Yung mga nut niya. Siyempre, try na natin. Ah.
ano, kuryente yan, yung base natin. Mamaya na natin ibalik yung pinaka-cover niya rito. So, baka may problema pa. Yan, try na natin. Ayun, naka-login tayo. Patong na yan sa ating base. Boom. Wow. Power na siya. Sabi ba? Siya. Ngayon lang po mag-repair ng kettle, kadalasan yun ang sira. Yung umiinit kasi, umusok na siya. Automatic siya nag-off kasi wala naman laman tubig. Walang tubig yan. Yan guys, okay na siya. Buti sumakto yung base. Base ng Astro ko. Ito kasi sarili ko to. Yan, dyan talaga siya. Oh, yung kuryente yan. Kasi ice nga to. Ito yung ginagamit ko. Yan, ito yung nabili ko. Sa mambubote ng 20 pesos lang. Good na siya. May, wala na tayong biniling pyesa dyan, guys. Wala tayong ginastos dyan, kundi may hininang lang ako. Tapos may mga inunat ako, may binend ako na hindi na kasi siya nagko-connect. Hindi na siya nung magkadikit ng ganun. Bagkos, magkalayo siya. Ha? Kaya walang power. Walang ilaw yung ating indicator light. Ngayon, nagawa ko na ng paraan, naliha ko siya, tapos napagdikit ko na siya. Ngayon, i-on na natin. Ayan guys, milaw na, di ba? I-off ko. On. Off. On. Off. Okay na. Salangan natin tubig para sigurado kung umiinit. Kasi na-check ko naman ng tester yung nanyang heating element ay buo. Para malaman natin, siyempre karga natin tubig. Yan guys, may tubig na yan. Ayan, mayroon ng tubig. Hindi ko lang ganun pinuno para mabilis uminit. At hindi mahaba ang ating video. I-on ko na. Ayan. Wait lang. Watch later mo guys. Hintay lang tayo pag uminit. Oh, ririnig niya. Ayan, naririnig niya. Ayan, salagang 20 pesos, meron na tayong electric kettle. Ngayon, buti sakto yung base niya dito. Sa nabili nating electric kettle. Kasi guys, pag nasira yung heating element na ito, dispose na to, hindi na ito marerefer. Ngayon, pwede nyo namang gawing pitchel, kasi pwede siyang gawing pitchel sa stainless pa. Guys, good. Yan, ngayon, maririnig nyo. Ibig sabihin, kumukulo na siya. Okay na siya. Ngayon po, sana po may natutunan kayo sa ating ginawa. Ngayon po, pwede nyo gamitin sa inyong mga pang-araw-araw na appliances. Kung sakaling masira, hindi nyo na kailangan paggawa. Kayo na ang gagawa. Bago lang kayo sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, comment, pakishare na rin. Type na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na lalabas ko. Okay, salamat po. Okay na. It's my life.